Well, looks like everything is going well, madam. Sana tuloy-tuloy na to. Magtutuloy-tuloy yan kung hindi gagawa ng hokus-pokus sila Renato. Kaya kailangan pantayan natin sila. I have to agree. Pupuntahan natin sila ngayon para pag-usapan ang negosyo. Madam, aalis na naman tayo. Hindi kaya bigyan ka na naman ng sakit ng ulo nung palamunin mong alaga? Si Mariano? May iba pa ba? Marami na ang nakabantay sa kanya. Gumawa siya ng kalokohan, mahuhuli siya. Drastic! Drastic! Kala mo nang walang nangyari sa atin. Sinong pinagmamalaki mo? Yan si Arturo Padua? Masahin ko yung mukha niya. Ang iniisip ko, itong sila Elizabeth, baka mamaya puntahan na naman si Oscar. Well, sigurado kung makakarating sa inyo yan, lalo na sinabi niyong maraming nagbabantay sa kanya. Tama. Sinabi ko na sa inyo, mga sir, eh. Nakusabi na natin si Mr. President. Tignan niyo, pati si General Oligario nalilito. Hindi lalo naman ako. Dapat na nga. Pero dapat mas maging maingat tayo. Paano natin gagawin, sir? Nakasked na umalis si Madam Lily at Secretary Padua. Mamaya ang pagkakataon natin. Ako na lang ang kakausap kay Mr. President. Hindi nila ako pagdududahan. Eh, paano yung mga bantay ni Mr. President? May naisip akong paraan para magiging busy sila. Ano? Sigurado ako dyan. Dikdikin nyo ng mabuti. Tapos isama nyo sa paggawa ng tinapay. Oh, Aling Elizabeth, huwag mong lalagyan ng gamot ng tinapay natin, ha? Sir James, Aling Elizabeth, sakto yung plano natin para makita na natin si Mr. President. Damn.